Magandang araw pong muli sa ating lahat mga karyal. May mga bagay-bagay lang po tayong aalamin tungkol sa electric fan. Ilan ba dapat ang makikitang winding terminal sa stator ng electric fan? Ito po yung stator ng electric fan. Ito po ay may windings. Alin ba dito ang running, speed windings at starting windings sa stator na ito? Marami tayong mga hibla dito o yung tinatawag natin na mga terminals ng windings. So, alin ba dito yung beginning at saka ending terminals? Yan po ang ating tatalakayin sa Dick is Real Vlog. Kaya samahan niyo po ako at sabay-sabay nating alamin ang mga bagay na ito. Pero bago yan, paki-like po muna at huwag pong kaligtaang i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga videong sunod kong gagawin. Okay, simulan na po natin. Meron po tayo dito na isang stator ng electric fan. Ito po yon. Dahil po sa request ng ilan nating mga subscribers na talagang gustong matuto sa ganitong mga bagay, pinasasalamatan ko po kayong lahat at shoutout po sa inyo dyan. Alam na po ninyo kung sino-sino kayo. Ito na po ang inyong request. Ang stator pong ito ay aking kinalas upang alamin at ipakita lang sa inyo kung paano magdugtong ng mga dulong hibla nito na hindi tayo nalilito kung sakaling maputulan or makaputol tayo ng terminal windings sa ating electric fan. Ilan ba dapat ang makikitang winding terminals or dulong hibla sa stator windings ng electric fan? So marami po tayo dito na mga terminals yan. At yan po ay putol-putol. Dito po sa stator na ito, meron po tayong 8 hibla. Ayan. Ang mga hibla or terminals po na ito ay nahati sa 2 pangkat. 4 na hibla po ito sa bandang kaliwa at 4 na hibla din po sa bandang kanan. Ang 4 na hibla po sa bandang kaliwa ay mga ending terminals. Nakuha sa bandang kaliwa, ending terminals po yung 4 na yan. At sa bandang kanan po naman ay mga beginning terminals. Beginning terminals po yung 4 sa bandang kanan. So malinaw po na ang mga windings ay may mga beginnings at mga endings. Lininawin ko po, sa bandang kaliwa ay ending terminals. Sa bandang kanan, beginning terminals. Huwag po kayong magkakamali doon. Sa ganitong stator po, meron po itong 4 na sets ng windings. Alin yung 4 na set na yon? Kaya po 4 na set, ito po. 1, 2, 3, 4. Okay? 1, 2, 3, 4. May 4 na sets po sa running windings. Alin po yung running windings? Ito po yung nasa bandang, ito. Nasa gilid. Yan po ang running. 4 na set po yan. 1, 2, 3, 4. At meron din po naman na starting. 4 din po yan. Nasa bandang loob. 1, 2, 3, 4. Yan. Malinaw. Running at saka starting po. Yung running nasa gilid. Nasa bandang loob po yung starting. At para ma-visualize po natin ang mga connections ng mga windings na ito sa stator, gagawa po tayo ng drawing or diagram para mas lalo po natin itong maunawaan. So meron po tayo dito na na-prepare na drawing or diagram. Pasensya na po kayo sa drawing ko. Drawing ko lang po ito para mas lalo nating maunawaan ang ating tinatalakay sa videong ito. Kung mapapansin nyo po sa ating diagram, may 8 terminals po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 terminals po dito na nahati sa 2 pangkat. 4 na terminals po sa bandang kaliwa at 4 na terminals po sa bandang kanan. Ang 4 na terminals po dito sa bandang kaliwa, ito po yon, ay mga ending terminals. At ang 4 na terminals din po sa bandang kanan naman ay mga beginning terminals ng kaparehong windings. Ito po yung windings. So malino po sa atin ngayon, ang mga windings ay may mga beginnings at mga endings. Kung ikukumpara po natin ang actual na stator sa ating drawing or diagram, alin ba dito ang running windings, speed windings, at starting windings? Sa drawing po, ang running windings po ay may
apat na sets of coil. Ito pong nasa gilid. Kung inyo pong titingnan, malapit po ito sa tabi or gilid ng core. Ito po yung core, yung kwadrado na yan. At malapit po sa gilid yung running windings. At kung ikukumpara po natin sa actual na stator, ay kapareho or parehas lang po. Ang unang coil po, mula sa beginning, ito po yan. Ito, unang coil. Ito po yung coil. Unang coil. Counterclockwise po ang kanyang paglagay sa stator. Ganun din po dito. Mula sa beginning, papuntang first coil, clockwise po ang kanyang turns or wind. At ang pangalawa po ay counterclockwise, pabalik po sa ikot ng relo. At yung third coil po ay clockwise na naman, katulad din ng first coil, magkatapat lang po. First coil, second coil, third coil, fourth coil. So sa fourth coil po ay counterclockwise, katapat din po nung second coil, magkatapat. First coil, katapat ay third coil. Second coil, katapat ay fourth coil. Parehas silang counterclockwise at ito naman ay parehas clockwise. Okay, malinaw? Ano po yung clockwise, counterclockwise? Yung ikot po nung windings. Ito po ay clockwise pag ganun po. Katulad ng ikot ng kamay ng relo. At ito naman po ay pabalik. Ito naman po ay pag ganun ulit. At ito naman po ipabalik na naman. Ganun po yung clockwise at saka counterclockwise na windings ng stator. Kung mapapansin nyo po ay nag-umpisa sa first coil. Yan, beginning. Papunta doon hanggang sa umabot sa fourth coil. Dito po, sa gilid na yan ha. At dyan lalabas yung ending. Ito po yung ending. Okay. Ang apat na set of coil po na ito ay yung tinatawag na North Pole at saka South Pole. Kung ang North Pole ay itong dalawa na magkatapat, ito ang South Pole, magkatapat din. Hindi po pwede na magkasalungat sila. Hindi pwedeng South Pole doon, North Pole dito. Kailangan magkatapat yung parehas North Pole at magkatapat din yung parehas na South Pole. Kasi pag hindi po yan magkatapat, magkakaroon po ng magnetism dyan at mamamagnet po yung rotor, hindi makakaikot, uugong lang po yun. Kaya kailangan po tapatan para itulak niya yung rotor at umikot. Ganun po. Huwag na natin pakalaliman po ang paliwanag dun at tumukin na po natin yung paksa natin na kung paano lang magdugtong ng naputol na mga terminal windings. Ilapit po natin dun ang ating idea. Okay, tandaan. Ang running windings ang unang ipapasok doon sa slot ng ating core. Kaya mapapansin nyo, napapatungan siya ng windings na ito, yung nasa loob. Una siyang ilalagay, tapos susundan ng mga iba pang windings. Ngayong alam na po natin kung alin at saan nakalagay ang running windings, kung mapapansin po ninyo sa ating diagram, yung apat na set of coils po sa gitna ay magkakasama na dalawang speed windings at starting windings. Meron po silang beginning, yung tatlo na yan, yan po yung starting windings, yung tatlo na yan. Meron po silang beginning at meron din po silang ending. Dito po yan, lalabas sa ending, yung tatlo rin po yan. Ang kanilang first coil po ay ito, magkasabay po sila or magkasama na clockwise. Clockwise po ang ikot nila, sabay-sabay. Magkakasama po yan. Isang set po sila na tatlong windings. Yung second coil po ay ito, diretso dyan po ha. Second coil po ay counterclockwise. Diretso sa third coil, clockwise na naman. Diretso sa fourth coil, counterclockwise. At dyan na po lalabas yung ating ending. Yung tatlo na po na yan na may bilog. Yan. Yan po yung pinakang ending terminals ng starting windings. At magkakasama po sila na ipapasok dito. Sila po yung starting windings na ipapasok sumunod doon sa running. Kaya yung running yung nasa ilalim, napapatungan ng starting windings. Okay, inuulit ko po, ang stator windings po ay may 8 terminals na nahahati sa dalawang pangkat. 4 na beginning terminals sa bandang kanan, dito po yon sa bandang kanan. At 4 na ending terminals sa bandang kaliwa, ito po. Ang running windings ay nasa bandang gilid or nasa outer part. At nasa inner part naman, nakapatong po sa running ay yung starting windings na 4 na set din. 1, 2,
3, 4. Yan. Ang number of turns po ng running windings usually ay 750 turns. Ito po yon, 750 turns ang running. Ito, 1, 2, 3, 4, yun ang sa gilid. Kung mapapansin nyo, ito 750 turns. Second coil, ganun din, 750 turns. Third coil, ganun din. Fourth coil, ganun din, 750 turns. Ibig sabihin, ang running ay apat na set of 750 turns bawat coil. Ang speed windings naman po, ito yon, ito yung beginning. Papasok niya sa apat na set of coils. Ito yung ending, lalabas sa fourth coils. Ang tatlong windings po na yan ay mayroong 50 turns and 150 turns. So, ito po yon. May 50 turns, isa po dyan ang 50 turns at isa dyan po ang 150 turns. Yung isa dyan ay 550 turns. Ibig sabihin po ay, ang tawag dyan sa tatlo na yan ay start windings. Nagkakaroon lang po yan ng speed windings pag ginagamit na yung 50 at saka 150 turns. Kaya nagkakaroon ng speed windings. Pero yan po ay, yung tatlo po na yan ay start windings. Nagkakaroon lang po yan ng speed windings dahil sa 50 at saka 150 turns. So I hope na sa pamamagitan po ng drawing or diagram na na-explain ko ay nalinawan po kayo at dahil dito ay madali nyo na pong maiintindihan ang kasunod nating gagawin. Ang kung paano magdugtong ng nakalas or naputol na winding terminals sa stator. Dahil po medyo mahaba na ang bidyong ito ay abangan nyo na lang po sa kasunod kong video kung paano magdugtong ng nakalas or naputol na winding terminals sa stator ng electric pan. Kaya huwag nyo pong kalimutang i-like and subscribe ang video ito at pakihit na rin ang notification bell para ma-update po kayo sa kasunod na video kong gagawin. Dick is Real Vlog po, muling nagpapasalamat sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat.